Hello mga paps. Ito gagawa tayo ng cable throttle. Malapit nang maputol yung cable ko eh. Kaya panoodin niyo kung paano remedyuhan kung sakaling wala kayong mabili. Yan yung cable ko, malapit nang maputol. Kailangan lang natin ito, aluminum tube para gumawa tayo ng hulmahan. Marami naman ito. Sa mga antena, meron yan. Nagaring bakal. Yan. So, lalagyan lang natin. Hindi natin puputulin lahat. Yan, mag-iiwan tayo. Gagawin natin siyang flat at gagawin natin pantakip sa ilalim. Ayan, sukatin natin yung haba. Ayan, nasukat na, putulin na natin ito, putulin natin lahat to. Ayan, okay. So, naputo na natin. Bibiyakin natin yung gitna. Para naman sa taba. Ayan. Masyado kasing mataba yung tubo. Malaki yung butas. Ayan. Babawasan natin siya sa gitna. Babawas tayo hanggang sa maging kasukat niya yung ayan na. Sukatin natin yan. Yan, medyo sukat na siya. Okay, ito na yung ilalim. Tinupi ko na yung ilalim. Yan, tinupi ko na. Yan, halos kasya na siya. So, okay na. Bubutasin natin yung gitna. Gitnang gitna. Kasukat lang ng kable yung drill bit natin. Yan. Okay. After nyan, putulin na natin yung kable kung saan malapit nang maputol. Tapos, pasok na natin sa loob. Yan. Pasok na natin. Paghiwa-hiwalay natin yung dulo. Ayan. Paghiwa-hiwalay natin yung mga stranded niya. Stranded cable. Yan yung soldering lid natin. Kailangan natin putulin ng maliliit para pumasok dun sa may loob ng tube. Ginawa nating hulmahan. Yan. Pasok lang natin. Okay na. After nyan, kumuha lang lighter or torch. Yung torch na medyo malakas yung high pressure nya. High pressure. Para mabilis matunaw. Yan. Okay. Natutunaw na. Okay, malapit nang mapuno. Yan.
lagyan din natin ng konting paste, soldering paste. Siksikin natin hanggang sa mapuno ang tubo, sa tubo. Yan, siksikin. Pag siksik na, okay na yan. Yan. Babasain lang natin ng konti. Okay na. Malamig na. Pwede na natin kunin. Alisin na natin siya sa pagkahulma. Yan. Pwede na natin alisin. Okay, malapit na. Inalis na natin sa hulma. Okay na. Okay naman. Okay. So, ganun lang mga sir, paps. Mukha naman matibay. Kapit na kapit naman siya sa mga lid na pininang natin. Ayan. Mukhang maganda naman ang kapit. Sukatin lang uli natin. Ayan. So, konting lihan na lang para mapantay natin ng konti. Pwede na uli natin gamitin. Nilisin lang natin yung kable. Okay na ulit. Yan. Mukha namang tatagal to. Ayos na ulit. Sana natulungan kayo ng video ko. Thanks mga paps. Salamat.